Nasasayang mo rin kami, okay? Reklamo kayo na reklamo. Walang ginagawa empleyado ninyo, ayaw nyo naman tanggalin. Salamat po, Mayor. Napakaraming salamat po, Mayor, para yung mga tindera namin, maunawaan nila at mapalawak nila yung kanilang kaisipan na kaming lahat na amo nila, mahal namin sila. Sa lahat ng mga tenant dito, alam ko nahihiya silang magsalita, pero ako lumakasalog ko para magsabi sa inyo, saludo ako sa inyo dahil pinapunta mo kami dito para malaman mga problema namin. For example, most of dito sa mga tenant, halos nagre-rental lang. Okay? Ngayon, taon-taon, tinataasan kami ng rental. For example, kung nice na susunod ba yung lahat ng sinasabi niyo sa amin na ibigay namin lahat ng ano? Na yung normal. Yes. Yung normal. Yung normal. Pero sa mall, yung rental namin na sobrang taas na, tapos sinataasan pa kami. Pero sa isa na maitindihan mo rin kami na kung ang rental room, for example, 60,000. Yes! 60,000. Tapos yung minimum rate pa na gusto ninyong makamasunod. Parang naman kami mga tenant. Sa tulad, marami dito nagre-rental lang po. Ako malang sa loob ko para sabihin sa inyo na sana maintindihan nyo rin kami. Pero ako, pwede ko lang sa inyo, kung pwede lang, sa mga rate ng ganito, dapat yung malalaking kumpanya na hindi katulad sa amin yung rental namin kalit-lit lang ng pwesto. Kamahal-mahal. Tapos minimum pa yung takot babayaran pa namin yung lahat ng pag-ibig na lahat na yun. At katulad yung mga benefit nila. Sana, Mayor, sana maintindihan mo rin kami. Okay. Then let me be clear about this. For example, yung tawahan ko, 50 a day. Libre kain, tanghali, merienda. Tapos, kasi malapit ang bahay na doon sa amin. Sumasakay sila sa pag-uwi. Sana, Mayor, sana maintindihan mo rin kami na sana yung mga minimum rate, na sana yung mga malalaking kumpanya. Pero katulad kami sa amin, sana, hopefully sana, hindi naman maintindihan nyo rin kami. Okay. Then, Nakakuna sa lahat po. Katulad ng mga yan, tigera. For example, for me, yung tigera ko, walang ginawa ang buong araw, close na sa cellphone. Pag school na sa tira mo, ang tigas ko na ulo nila. Eh, dito nagbabalit kami na wala kang kwenta-kwenta. Then whose fault it is? Is it the fault of the mayor? Now let me be fair with you because you're asking for fairness. Okay, let me talk to you straight also. One, it is your problem. It is your problem hiring, batugang empleyado. No. Mag-provide kayo. Hindi, that's why. Mag-provide kayo ng tao na tingnan nyo sa lahat ng mga tindera. Hindi nga. Kanina pa kasi yung cellphone issue na yan eh. Okay. Bakit kayo nag-hire ng empleyadong batugan? Kasi you keep on complaining about your employees doing cellphone eh. Wala na ba kayo ibang excuse? Because you continue to allow it. If I were you, I would fire her. Why are you not firing them? I mean, this is a crazy excuse. Reklamo kayo na reklamo. Walang ginagawa empleyado ninyo, ayaw nyo naman tanggalin. Kasi it will be a never-ending issue. Because if you're going to use it, tingnan ninyo ha, if you're going to use it, na nagsiselfon siya kaya dapat lang siya 180, dapat lang siya 300, dapat lang siya 350, then you are wrong. So wrong. What you have to do is look for a decent, honest, hardworking employees. Don't make it an excuse. You keep on using your cell phone, you're tired. You don't use your cell phone during working hours.
You have to put discipline in your business. That's your business, that's your money. And you're complaining that you have 60,000 to pay. You have to sell, you have to work. If they don't work, they get fired. Don't go here complaining that your employees is using cell phone while they're working. Because it is unfair to the government. Because that is your job to look for, I mean to do. Now, if I'm going to be fair, sa totoo lang, kung ako talaga, eh, pag 537 ko kayo lahat, baka umiyak kayo. The point is, nire-recognize ko na nga yung side ninyo. Don't go to the microphone telling again and again that your employee is using cell phone during their working hours. Fire them! Fire them! Simple lang. Put it in right perspective. Paano? You cannot just fire people. You will be accused of sa labor. Baka manganak yan. Put it in writing. Let them explain. Continue. X number of violation. Then when it's due, it's prescribed. Then you fire. Then matutulog ka na maending. Next. Next. Then next. Ganun lang kasimple. Kasi you want me to interfere in your business, then I'll be the owner of your business. I don't want to run your business. My God. I'm just telling you, we are trying to correct things. You're being heard by the city. Now, with regard to your UPA, we will use persuasive power. We will use that. We'll try to talk to this landlord. Nakausap ko na yung landlord. Mm. Pero ano sila, sobra silang matigas. Pagka sinabi niya, yun ang ano ko, hindi na pwedeng babaan. Pero katulad kami, siyempre nagre-rental lang kami, wala kami magawa kasi silang owner. Pag sinabi lang ayaw, wala na tayong magagawa. Okay, baligtarin ko ngayon. Sige, ibayin natin ang perspective. Ikaw ang nagpapaupa. Sino masusunod? Pero okay. Hindi. Babaligtarin ko lang para kasi naman, baka naman pinapako natin sa krusyo ng nagpapaupa, baka mali naman tayo ng perspective eh. Babaligtarin ko naman, ikaw ang nagpapaupa. Sinabi mo, 60,000. Sabi nung umuupa, ang mahal naman. Papayag ka? Oh. Hindi, sagutin niyo ako ng fair. Real talk tayo eh. Kasi you're putting me in a situation. You're putting me in a situation. Alam mo, if I may share to you, Bob Marley said, you know Bob Marley? The singer. You know Bob Marley said, be careful on pointing fingers. Be sure that your hands is clean. See? Kaya if we keep on pointing fingers on something that I should not be interfering or intervening, then we end up with nothing. You will have a 60,000 pesos still problem next month. Doon lang tayo sa kaya kong resolvahin. Kasi hindi ko kaya yan eh. Kayo may kontrata eh. You sign a contract. You agreed to it. To have a space. You're the one who agreed with it. And sabi nila, ano, malulugi ba kayo? Malulugi na kayo, di ba? Then you stop the business. Because it is not feasible already. Or you change more affordable renting area. So, itita, hindi ko makakaya, hindi ko makuha yung sagot eh. Hindi ko, baka pwedeng, sana maintindihan mo rin sa'yo ma'am. Ano nang gusto niyong intindihin ko? Baka pwedeng babae nyo naman sa yung minimum rate. Hindi nga ako nagsasabi ng minimum wage. Kaya nga, ulitin ko eh. Ulitin ko ulit.
flower, do you understand now what you're talking about? Do you understand? Okay. I want you to listen to this very carefully. The next statement. I want you to listen to this. I want you to listen to this very carefully. Under the law, there is a wage board. Under Dole. Wage board is composed of people in the government. And there is what you call regional wage board, who declares a specific standard or minimum wage for the private sector to follow. And that is DOLE, Department of Labor and Employment. Department of Labor, Employment and City of Manila is two different government. One, particular sa national government para may standardize. City of Manila, ito ang takbuhan ninyo. Ang City of Manila government ay kakampi nyo. Supposed to be, because you are taxpayer. Nakukuha nyo? Ganun dapat ang konsepto. You should be protected by the local government. So, maliwanag nyo yan. Do you all understand that? Nakita nyo na yung wall. Nakita nyo na yung compartmentalization. Compartmentalize yung gobyerno. Okay? Maliwanag tayo, ha?